So ayan o, gising ko lang at kailangan ko sagutin ang tanong na ito dahil baka ma-issue ako. Sabi niya, Thailand girl, ano masabi mo sa pag-resign ni VP Sara sa Department of Education? Bakit parang tahimik ka? Ano gusto mo? Napanubina ako? Mag-attend ka ni Mal? So ayan o, tahimik ako dahil hindi ko alam na nag-resign pala si Sara Duterte. O, nabisi ako kagamot sa ano ko, hemorrhoid. Sarap lang. At saka tahimik ako dahil hindi ko alam na may Department of Education pala. O, ano mga trabaho nila dyan? O, sarap lang. At saka, mga diputa kayo. O, sa panahon ngayon, si Sara Duterte pa inuuna nyo, inaagaw na ng China ang West Philippine Sea. Si Sara pa inuuna nyo. So, grabe ang mga issue ngayon, no, sa Pilipinas, no, about sa natanggal sa department sa ganito, niloklok si ganito, natanggal si ganito, oh. Ano ka mo? Diba? O, sige, sabihin na natin na natanggal si Sara Duterte sa Department of Education, oh. Ano nangyari sa buhay mo kaya natanggal siya? Masaya ka? Bakit? Milyonaryo ka? Diba? Alam nyo, wala akong pakialam, pero mahal ko naman ang Pilipinas. Pero sa dami-dami ng mga officialis na dumaan sa mga department-department na yan, ano nagbago, how? May nagbago, wala, diba? O, hayaan mo sila mapalitan dyan. Kahit magtinikling pa sila kapalitan dyan, wala akong pakialam. Diba? Kahit palitan pa nila ang presidente, wala akong pakialam. Mag-voice over, kuya, bala. Unahin ko pagkain ko. Alam nyo guys, dumating na kasi ako sa point do na naniniwala ako na kahit sino para sekretary ay iloklok sa mga posisyon na yan. Wala mo yung babago sa Pilipinas. Ilang dekada na tayo nag-change sa mga sekretary na yan. Wala mo yung nagbabago. Ang mga mayaman, mas lalong yung mayaman. Ang mga mahihirap, oh, dukha lang yapo. Diba? Wala na ako sa point na maniniwala ako na magbago ang Pilipinas kung magbago ang iloklok ng mga sekretary na yan. Mas naniniwala pa ako sa idea na nagbago-bago ang mga sekretary sa mga department na yan o nagbago-bago din ang mga nawawalang pera. Ay, joke lang ito ha. Masaya kayo na nag-resign si Sara. Bakit? Kung nag-resign si Sara, oh, madadagdagan ba ang sweldo ng mga volunteer teachers na 3,000 monthly? Hindi, di ba? Bakit ko nag-resign si Sara, oh, yung mga friends ko na 5 years na naghahintay ng item, oh, mabigyan ba sila ng mga item? Di ba? Ganon pa din. At saka bakit ko nag-resign si Sara, oh, ma-sure ba ninyo na wala na namin mag-solicit na mga teacher dahil brigada eskwela na? Di ba? May mag-solicit pa rin. So ano ang i-expect natin ngayon? At saka isa pa guys, nasa Pilipinas ka, o, nasa bansa ka na kung saan lahat ng mga tao na nakapaligid dito, o, kamag-anak ni Jesucristo, mga perpekto. Hindi nagkakamali. At kahit sino pa iloklok mo sa mga sekretary-sekretary na dyan, ha, Diyos ko, nasa Pilipinas ka. Lahat ng tao sa Pilipinas akala nila si Jose Rizal sila, o lahat ng profesyon sa kanila na maya-maya may mga teacher, may mga pari, may pastor, may lawyer, may anthropologist, may archaeologist. Nagbago-bago ang mga Pilipino. Depende kung ano ang mga isyo. At saka kahit sino pang iloklok dyan sa mga department na yan, nasa Pilipinas ka. Lahat ng desisyon ng gobyerno sa Pilipinas, mali. Dahil alam lahat ng mga Pilipino eh. Matalino tayo. Lahat ng profesyon, alam natin. Ay, charot lang. Ay, joke lang ha. So, sino ang iloklok mo ngayon? Ibalik mo si Sara. Magalit ang mga Marcos at saka ang Lenny. Iloklok mo si Lenny. Magalit ang Marcos at saka ang mga DDS. Iloklok mo si Marcos. Magalit ang Lenny at saka ang mga DDS. Oh, saan tayo lulugar ngayon? Sa West Philippine Sea? Mano ka to? Magpabuhos ng tubig sa mga Chino dito. Wala na tayo lugar ngayon sa Pilipinas. Ito sa Pilipinas, lahat mali. Oh, kahit iloklok mo pa si Jesucristo dito, oh, may magagalit pa din niya. Diba? Ganun tayo kaperpekto. Kaya ngayon, maaga niya pa ako tinatanong kung ano ang masabi ko sa pagkawala ni Sara sa Department of Education. Ah. Wala akong pakialam at wala akong masabi. Ang concern ko ngayon kung mabigay pa ba ni Cayetano ang 10,000. Kaya kinanglan ko na. Kailangan ko ng 10,000 po. Imbes ni Sara Duterte ang unahin yung mga animal kayo, unahin yung isipin yung mga fisherman natin na sinaktan ng mga Chino doon sa ano, West Philippine Sea.
Eh, may mga Fisher Mando tayo na natanggalan ng mga ano, fingers. Natanggal yung mga fingers nila, oh. Yun ang unahin nyo. Puro kayo, Sarah. Alam nyo, seryoso, ha? Ang sa isip ko ngayon, hindi ang pag-resign ni Sarah Duterte. Ang sa isip ko, mga graduations. So, imagine nyo, grabe ang graduations ngayon. Grabe, kadami ang mga graduate, oh. Saan yan sila patungo? Ha? Saan yan sila dadalhin ng Pilipinas? Padalhin sila sa ano? West Philippine Sea? Sobrang daming graduates, oh. Ang dami na namang jobless sa Pilipinas. At saka, another na problem pa na iniisip ko, hindi yan si Sara-Sara na yan. Ang system ng education sa Pilipinas. Yun talaga ang pinaka-problema, oh. Diba? Yan dapat ang unahin nyo. Kasi alam nyo, sa sobrang hindi klaro ng system ng education sa Pilipinas, every year, mas marami pa na-hire ang Thailand ng mga Filipino teachers kaysa sa Pilipinas. Diba? Napansin ninyo, sa sobrang daming na-hire ng Thailand, parang mas marami pa na-hire ang Thailand ng mga Filipino teacher kaysa sa Department of Education natin ba? Diba? Ilipat na lang natin ang Department of Education sa Thailand siguro. Okay, charot lang ulit. Okay, joke lang ito. Kaya dapat, ngayon na nag-resign ni Sarah, hayaan na natin siya. Ang isipin natin, ang system ng education, no? Kailan niyo baguhin ang system ng education, ha? Ha? Kasi yan talaga pa sa feel ko, ha? Ang pinaka-problema. O example, noon may K-12. Ngayon, wawalain naman daw ang K-12. Oh, ano na naman na kaya ang idagdag niyo? Kay ano? Keke? Yung ma-apply ko. Uy, char lang. Kasi napansin ko, dahil na sobrang dami hinahire yung Thailand ng mga Filipino teachers, parang nag-aaral tayo dito sa Pilipinas para sa mga Thai, hindi para sa mga Pinoy. Ay, kapun ka! Tsaka ito ang tanong ko ba, kasali ba talaga sa system ng education ng Pilipinas ang koneksyon-koneksyon? Kasi alam nyo, dito sa Pilipinas, kaya gano'ng kapakagaling kung wala ka koneksyon, ah, mamatay ka na lang, apply ka pa rin, apply sa Department of Education. Marami akong kilala na ganyan. Huwag ko sabihin, ito ko yung sinasabi ko. Kaya dapat, dito sa Pilipinas, kung mag-aral ka ng teacher or education, hindi dapat major subject yung education. Dapat ang major subject ng mga teacher, how to build connection. Yun dapat ang major subject nila. Kasi yun ang importante. Kaya huwag nyo sabihin sa akin na need ko yung mga sinasabi ko, ha? Dahil mga teachers mismo na mga kaibigan ko nagsasabi sa akin na ganyan ang experience nila. O, matagal na sila nagpa-ranking. Mataas naman ang score nila. Pero last year na nag-apply ang anak ng principal, mas nauna palagi ito. Bakit mas nauna pa ang anak ng principal? Hindi pa man siya nagpa-ranking. Kaya alam nyo, ito lang ang message ko sa gusto na maging teacher ngayon, ha? O, sa lahat ng mga Pilipino na gusto maging teacher, o ito ang message ko. Kung noon, kung mag-teacher ka, isipin mo kung ano ang major na gusto mo. English ba? Filipino ba? Science ba? Or math? Ngayon, iba na. Before ka mag-teacher, ang dapat na isipin mo, sino ang koneksyon mo? Si Kapitan? Si Vice Mayor ba? Si... Yan ang i-consider, hindi ang mga major. Dapat connection mo na ang i-consider. Diba dati kung mag-teacher ka, i-consider mo kung ilang years ka before matapos? O ngayon hindi na. Kung mag-teacher ka ngayon, i-consider mo kung ilang years ang kaya mo mag-volunteer teacher. Kaya patagalan ang volunteer teacher. Hey, charot lang. Diba dati kung mag-teacher ka, i-consider natin kung kaya mo ba ang public speaking, kaya mo ba ang public reporting? O ngayon hindi na. Kung mag-teacher ka ngayon, ay consider mo kung kaya mo mag-public apology. Ay, patulpo ka man. Pa dati, kung mag-teacher ka, i-practice mo maghingi ng pera sa nanay mo, sa mga allowance mo, sa mga project mo. O, ngayon, hindi na. Before ka mag-teacher, i-practice mo kung kaya mo ba mag-solicit. E, mag-solicit ka man kung brigada at eskwela. Kaya yan ang point ko. O, happy na happy kayo dahil nag-resign si Sarah. Diyos ko, dahil si Sarah, kahit mag-resign yan siya at wala siyang trabahuin, o, billionaire yun si Sarah. O, ikaw yan, happy ka. Ano ka? O, dukha lang, Japon. Nag-struggle ka, Japon, para bumili ng ano, pamili tuna. Billionaire yun si Sarah. Kahit mag-resign pa yan siya at hindi magtrabaho, marami yan siya pera. O, hindi siya problema, ha? Problema, ha? Kung ano kanoon mo, boss. May mga sinasabi pa sila na, resign, Sarah Duterte, because you are unfit with your position. Eh?
ikaw fit ka ha, 'di ba? Teacher ka o English teacher ka, 'di ba? Oh, nagpulis ka man, mano ka sa gera bag in English to. Oh, 'di ba? Pa-judge kayo unfit fit ka ha? No. Charot lang ha. May iba pa sinasabi nila, we need a Sara Duterte who is hardworking as a secretary, not you. Ha? Hardworking? Ikaw hardworking ka, hao? O. Di ba, tambay ka? O. Di na hardworking na. O, di ba? O, inuuna ang buhay ng ibang tao eh. Kaya alam nyo, ito ang last message ko ha. Hayaan natin si Sara Duterte na yan, dahil umalis na siya. Ang problemahin natin, kung may dadalhin ba tayo ng mga grocery kung ano man ang mangyari sa West Philippine Sea. Diba? Yun ang unahin mo isipin. Yun ang i-focus mo. Oh, may mga dilata na ba? Kay maano ta? Ma-travel na sa West Philippine Sea. Pero eh, asa akin lang ba? Kung ano man ang mangyari sa West Philippine Sea, may mga sandata ba kayo? Ano ang dadalhin nyo? Ako may ano ko din. Natakot ako ba kung ano mangyari sa West Philippine Sea? Kasi kung doon tayo lahat para pakibaka, looy, hindi ako voice over yan eh. Ay, Diyos ko. O yan ha. Matulog na ko balik. Na-answer ko lang sagot. Sa lahat pala ng mga nagtatanong kung ano daw yung tatlong Alada na products na ginamit ko sa video. Ang mga products na ginamit ko ay una, Premium Extra White Skin Booster. Pangalawa, Alada Soap. Pangatlo, ang 3D Whitening Facial Powder Cream. Ang Alada Soap ang pinaka-effective na pampaputi na kung saan ginagamit ko to panlaban sa pimple, melasma, scar, at saka dark spot. At saka syempre, subok na ito ng mga tao hindi lang sa Thailand kundi pati sa Pilipinas. Ang Alada Premium Extra White Skin Booster naman ay syempre ang panlaban natin sa araw. Ito ay may 10 times na pampaputi na ingredients at saka SPF 70. At saka syempre, huwag natin kalimutan i-check yung authenticity gamit ang QR code. At ang pinakahuli at importante sa lahat, at ang bago nilang product, ang 3D Whitening Facial Powder Cream na napaka-effective. Ito ay tumutulong sa pagpapa-healthy ng ating skin. Ginagawa nitong normal ang puti ng ating balat at nagiging smooth ng ating skin. Kinakover din ito at saka tinutulungan ang pagwala ng ating mga dark spot, melasma, at saka acne. At syempre, dahil ito ay Alada product, ito ay long-lasting. At ang Alada ngayon ay meron silang bagong product. Ito ang Alada Gluta-X Extra Whitening Cream. At good news ito sa atin kasi ang bagong product nila ay nakakaputi, panlaban din ito sa melasma, acne, redness, at saka sa malalaking pores, at syempre, nakaka-glow ng skin. At para sa kalaman ng lahat, ang Alada po ay naghahanap ng active na distributor at saka dealers all over the world. At ito ang pinakamaganda sa lahat dahil marami silang mga pa-incentives ng mga bongga, ng mga branded na gamit. At ito pa guys, ha, may pa-incentive din sila na iPhone 15. Kaya ano pang hinihintay kaya nyo? Kaya sa lahat ng gumagamit at gagamit pa ng Alada Soap, mag-message na kayo sa link na ilalagay ko sa comment section. Haharurot! Charot!